Yun, natumba na. Ito yung... Ito yung green velvet ko. Yan. 1-year-old green velvet. After 1 year, saka pa siya nagka-babies. Napakadami niya ng babies. Parang 5. Meron na siyang 5 babies. Yung malaking yan, na-transfer ko na yan sa maliit na pot. Tapos transfer ko na lang pag medyo malaki-laki na. Yan. Tapos ito naman yung green shield ko. Itong green shield ko na to, marami na siyang babies na nabigay sa akin. Bali, nagkakaroon siya ng bulb. Tapos yung mga bulb na yon kinuha ko. I-transfer ko na lang sa ibang pots. Tapos ito yung Alocasia negra ko. Medyo madamot siya magbigay ng babies. One na rin yan sa akin, pero wala pa siyang nabibigay na anak. Ito naman yung Amazonica ko. Meron na akong 2 puno na naipang barter. Bale, 2 puno yan plus 2 puno na naibarter ko. Ayan siya. Ito yung black velvet ko na maliit pa lang siya. Ngayon, 4 na yung dahon niya. Medyo malaki na yung isa na yan. Tapos ito yung aking Alocasia Sibrina. Almost 1 year, pero wala pa rin siyang binibigay sa akin na baby. Yan siya. Malaki siya, mga 3 feet. 3 feet na yan. Tapos ito yung baby, Alocasia Sandriana. Green shield. Tapos yan yung Sandriana ko. Medyo nanlugon yung kanyang dahon. Tapos, ito yung baby na green shield. Pag meron akong bulb o buto na nakikita, kinukuha ko tapos nilalagay ko na lang siya sa mga bakanting o maluwag na pots. Yan yung example ng buto niya. Oh. Tapos yun, tumubo na yung dahon. Bali, 2 bulbs yung nilagay ko dyan. Para pag lumaki, tanggalin ko na lang, i-transfer. Ito yung nangyayari sa prayer plant kapag naiinitan sila. Ang prayer plant, ayaw na ayaw nila ng init ng araw. Morning sunlight gusto nila, pero yung matikad na araw, ayaw nila. Dati, hindi dyan umiinit. Siguro may naputol na punong kahoy dun sa bakuran ng kapitbahay namin. Kaya, uminit siya dyan tuwing lunch break. Lunch time. So, meron akong collection na 5 yan. 5 na prayer plants. Ito yung begonia ko na napakalush na. Nag-try ako mag-propagate siya sa kanya using leaf propagation. Ayan na siya. Dahon lang siya. Inilagay ko lang dyan. Tapos, yan, tumubo na siya. Akala ko, 2 puno lang. Yun pala, nakapaghiwa-hiwalay ako ng 4 na babies. Gamit ang leaf propagation.